Good morning, everyone. Welcome to Il Paraiso. This is Doc Del. Ngayong umaga ay ipapakita ko sa inyo ang mga iilan sa aking mga native Vandas na makikita dito sa hardin. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, I want you to subscribe and then hit the notification bell para kung meron akong mga bagong videos tungkol sa pag-aalaga ng orchids, you will be notified. Ang mga ito ay nabili ko kay Ma'am Applejoy Acera and I received this last January 14, 2021. Bago ko po ipakita sa inyo ang kasalukuyang kondisyon ng aking mga native Vanda na nabili mula kay Ma'am Joy Acera, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang kanilang kondisyon noong matanggap ko sila last January 14, 2021. So ito po ang kanilang mga kondisyon. First on the line is this mini Vanda. So ang tawag dito ay Vanda Asconcentrum miniatum. So tingnan ninyo siya ngayon, no, meron na siyang apat na mahahabang ugat at napaka-healthy po nila. So kakaiba na po ang kanyang itsura noong matanggap ko siya last January 14, 2021. Pangalawa ay ang Vanda Usti. So ito po ang mukha ng isang usti. Meron po siyang malalapad na dahon. Okay. So kung ating titingnan, napakalaki na po ang kaibahan nito mula noong matanggap ko ito last January 14, 2021. Kasi ngayon, meron na po siyang napaka-healthy na mga ugat. So yan po. So doon sa likuran, merong isang ugat na nakadikit na po sa driftwood. Okay. At isa sa pinakamagandang nangyari, okay, tingnan natin sa malapitan, meron na po siyang dalawang maliliit na kikis. Sana ito ay mga kikis at hindi ito ugat. Okay. So actually, nung matanggap ko ito, meron na siyang isang kiki, no, andun sa baba, pero hindi ko siya nakitaan ng pagbabago as far as size is concerned. Okay, so sa madaling salita, sa kasalukuyan, meron na siyang tatlong kikis. Okay, so kung inyong mapapansin doon sa dulo, meron siyang patay na dahon. Kasi nung dumating ito, meron na siyang crown rot. Pero, ang mahalaga na agapan po naman, kaya ngayon, napaka-healthy na po nila. So, sa mga subscribers ko na hindi pa nakapanood noong isa kong video kung ano ang ginagawa ko sa aking mga strapleaf Vanda para maiwasan ang pagkakaroon ng crown rot, ilalagay ko na lang yung link doon sa baba. Para if you have time, pwede nyo siyang i-click at mapanood ninyo ang aking ginawang video tungkol sa para maiwasan natin ang pagkakaroon ng crown rot sa ating mga orchids. Pangatlo ay ang Vanda Buksali. So ito po ang mukha ng isang Vanda Buksali. Isa ito sa dalawang buksali na nabili ko kay Ma'am Applejoy Acera. Okay, so tingnan ninyo, meron siyang dalawang napakalaking roots.
yung doon sa likuran, kumapit na siya doon sa driftwood na pinaglagyan ko sa kanya. And din dito sa harapan, meron ding napaka-healthy na root. Okay, tingnan nyo yung kanyang tip. No, merong bagong root tip. Akala ko dati ito ay mamamatay kasi nangingitim yung dulo. Pero thank God kasi nagkaroon siya ng bagong ugat. Or nagkaroon siya ng bagong root tips. Okay. So, tingnan ninyo. Meron din siyang sphagnumus doon sa dulo. Kasi yung role ng sphagnumus, yun ang nagpapanatili ng moisture sa ating mga vanda para hindi sila ma-dehydrate. Okay, so tingnan ninyo doon, no, sa pinaka sulok, meron ng lumitaw na bagong ugat. Okay, so nilalagyan ko din sila ng slow release fertilizer, no, yung aking gamit parati, ang osmocote. Kasi yung osmocote, nakakatulong siya sa pagpapalitaw ng mga roots ng ating mga vanda. No, hindi lang sa vanda, kundi sa kahit na anong orchids. Okay. So, para hindi sila direkta doon sa ugat, so inilalagay ko sila sa basket. So, every time na nagdidilig tayo doon sa ating mga orchids, nabibigyan natin sila ng fertilizer. So, kung ating titingnan, napakalaki na po ang kaibahan. Kasi, noong dumating ito, maliban sa dehydrated, kasi alam naman natin, no, napakatagal na dumating yung parcel, especially ito ay from Luzon, and then, andito ako sa Mindanao. So, it took 10 days para dumating ang aking parcel mula kang Ma'am Apple Joy. Narito ang ikalawang vanda buksali na nabili ko kay Ma'am Apple. Okay, so tingnan ninyo, napakahaba na po ng kanyang mga ugat at saka napaka-healthy ng kanyang mga dahon. Okay, so ito ay inilagay ko siya sa fern slab, no? Pero kung inyong titingnan, meron pa ring osmocote doon sa pinakadulo ng ugat. So, sabi ko nga sa inyo, nakakatulong yan para hindi ma-dehydrate yung ating mga orchids kasi matagal siyang matuyo. So, nakakatulong siya na mag-supply ng tubig doon sa ugat ng ating mga orchids. Okay, so meron na siyang maliit na root tip na lumitaw. No, actually meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, limang napaka-healthy na mga roots. Okay, so actually, no, this is a blooming size. No, kasi kung inyong titingnan, meron siyang patay na spike. No, ito yung pinanggalingan ng kanyang bulaklak dati. Okay, so maliit siya. Kaso, napaka-healthy po. No, tingnan nyo ang kanyang mga dahon. No, napaka-green. At saka, napaka-healthy. Maliban po sa mga native vandas na nabili ko kay Ma'am Apple, nakabili rin ako sa kanya ng isang native na rhynchostylis. So, ito yung rhynchostylis retusa. No, if you try to look at it, napaka-healthy po. Very green yung mga dahon at saka yung kanyang rooting system, no, napakalaki ng kanyang mga ugat at yung iba nakadikit na doon sa media na pinaglalagyan ko sa kanila. So, actually, nilagay ko siya doon sa fern slab. So, out of 2 na rin ko stylish retusa na na-order ko kay Ma'am Apple, yung isa ay hindi talaga na nag-survive, no? Kasi nung dumating, aside from dehydrated, talaga yung kanyang rat umabot na doon sa pinakadulo ng ugat. So, kawawa talaga ang orchids, okay? Pero, sabi ko nga sa inyo na si Ma'am Apple ay napakabait na
seller. So sabi niya sa susunod ko na order ay papalitan niya yung mga orchids na hindi nag-survive sa transit. Actually, dalawa lang naman yung hindi talaga nag-survive, no? Majority of the orchids na binili ko sa kanya, thank God, nag-survive sila lahat. Sa kasalukuyan, marami na silang mga ugat. Okay, kasi maliban sa mga native Vandas, meron din akong pals na na-order sa kanya. Narito ang iilan sa mga native na phalaenopsis na nabili ko kay Ma'am Apple. So ito ay ang pollens. No, ito ay ang phalaenopsis pollens. Tingnan ninyo. Okay, napaka-healthy na po ng rooting system. Tsaka meron na siyang mga kikis doon sa kanyang pinagbulaklakan. Okay. So yung isa, no, halos patay na yung mga malalaking dahon, pero tingnan ninyo yung kanyang mga spike, no, yung nodes niya, merong lumitaw na mga kikis. So yun ang mga phalaenopsis pollens na nabili ko sa kanya, no. Ito ring dendrobium na ito, isang uri, no. So I hope makapag-survive ito kasi meron naman siyang mga stems na talagang healthy pa. Tsaka yung dahon, healthy pa naman. So sana makapag-survive ito. Sana sa umagang ito ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga taong mahilig mag-alaga ng orchids. Kasi sa pag-aalaga ng orchids, nakadepende po yan sa atin. Kung gusto nating lawakan ang ating kaalaman tungkol sa pag-aalaga nito, maari po tayong magbasa ng iba't ibang literatura upang magabayan tayo sa tamang pag-aalaga ng orchids. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye, God bless, and be safe always.